For today's video, mga mare, ay samahan nyo kaming magluto ng sampurado at toyo. Namiss kasi naming magluto, mga mare, dahil ilang araw na nga kaming hindi nakakapag-picnic. At etong sampurado at toyo ang naisipan naming iluto dahil ang sarap ng panahon dito sa amin at malamig-lamig nga. Pero bago yan, mga mare, ay dun nga pala kami kumain kaninang umaga sa bahay ng aking mga bianan. Nag-ihaw kasi ang asawa ko, mga mare, ng isdang mamali. Hindi ko nga alam kung bakit mamali ang tawag dito, mga mare. Baka siya ay namamali. Char. Palagi talaga kami dito kumakain, mga mare, lalo at may lutong ulam ang aking mga bianan. Napakasarap kasi talagang kumain kapag ka marami kayo, honey. Kulang pa nga kami dyan, mga mare, dahil yung dalawang kapatid ng asawa ko ay hindi nga dito nakatira. Naku, sinasabi ko talaga sa inyo, mga mare, kapag ka talaga kumpleto kami ay napakaingay namin. Pero masaya naman, honey. Hindi nga namin alam, mga mare, kung bakit dito kami kumakain sa lapag, pero may lamesa naman sila. Mas masarap daw kasing kumain sa lapag, mga mare, habang nag-aagaw-agawan. Hindi na nga ako nakasama kanina sa pagpalaot, mga mare, pero sa Skylab daw niya ito huli. Alam niyo, pagka ito ang ulam ay ginaganahan talaga ako pagkain. Samahan pa ng sausawa na toyo na may kalamansi, sibuyas at sili. Naku po, napagkakasarap aba. At nung hapon na nga, mga mare, ay nagpunta na nga ako sa bahay ng aking pinsan na kumare at kabarkada ko pa nga na si Ate Claire. At eto nga pala yung view sa dadaanan ko papunta sa aking pinsan. At dito nga pala sa harapan ng barangay namin, mga mare, ay may apat na pulukang makikita at iba-iba ang kanilang size, may small, medium at large. At maraming pwedeng activities ang gawin dyan, mga mare. Pwede kayong mamiwas, manguha ng susot, marami pang iba. Pagkamahal na araw nga, mga mare, ay nagpupuntahan dyan ng mga tao at nagpipiknik. Habang naglalakad nga ako, mga mare, ay nakita ko naman itong isa kong kabarkada at naglalaba pa nga. Sabi ko nga ibilisan na niya at kami ay magluluto na nga ng sampurado at toyo. Kaya ako'y dumiretso na, mga mare, at susunod na nga lang daw siya. At eto nga yung daan namin, mga mare, papunta dun sa bahay ng aking pinsan. Sabi ko nga, mga mare, ay mukhang napaaga yata ako. Bakit kaya sa magbabarkada, mga mare, hindi mawawala ang isang bahay na gustong gusto talaga nating tambayan, honey? At etong bahay na to, mga mare, ang gustong gusto talaga naming tambayan dahil bukod sa mahangin nga ay marami pang pagkain. At nung pagdating ko nga, mga mare, ang akala ko nga ay ako ang una, pero ako pala ang huli at nandun na nga silang lahat. Sabi ko nga sa kanila, mga mare, ay tama na ang daldalan at magluto na nga kami at ako'y gutom na. O, tingnan nyo naman ang mga kabarkada ko at banggaganda, honey. Hindi ko nga akalain na magiging magkakabarkada kami, mga mare, dahil ang lalayo nga ng edad namin. O, sa mga magtatanong dyan, may mga asawa na po yan at hindi na po sila available. Habang nag-aantay nga kami ng sangkap, mga mare, ay nanguha nga muna kami ng bayabas. Ang dami kasing bunga ng puno ng bayabas na nila, mga mare, dito sa likod ng kanilang bahay. Naaalala ko nga nung bata pa kami, mga mare, talagang umaahon pa kami ng bundok para manguha lang ng bayabas at hinahagad nga kami ng may-ari. Yung isang kasamahan nga namin, mga mare, ay talagang napingkaw nga ang kamay sa paghagad sa amin ng may-ari at talaga namang ang takbo namin pababa ng bundok. Pero yung mga ganong karanasan talagang hindi mo makakalimutan sa buhay mo, honey. Kahit nga hanggang ngayon, mga mare, hindi ko pa rin yung nakakalimutan. At sobrang saya ko pag naaalala ko nga yun. Sobrang saya talaga ng kabataan ko, mga mare, at punong-puno talaga ng kwento. Kaya kapag laking isla ka talaga, mga mare, ay talagang ma-enjoy mo ang pagkabata mo. Sinong mga relate dyan? At sa sobrang daldal ko nga, mga mare, ay ang dami ko na palang nakuha. At sa sobrang busy nga namin panguha ng bayabas, mga mare, ay nagluluto na pala sila. Bali pinagsama nga lang pala namin tong chocolate powder at saka asukal. Tapos ay niluluto na pala ni Ate Claire yung malagkit. At nung parang maging lugaw na siya, mga mare, ay nilagyan naman ito ni Ate Claire ng konting asin at langka para daw mas masarap at mas mabango. At tinuruan pa nga ako ni Ate Claire ng teknik para daw hindi mo na ilalapit yung mukha mo sa paghihip sa apoy. Sabi ko nga ay, aba, bang galing, honey. Kailangan nyo nga lang dito, mga mare, ay tubo. Kahit anong klase ng tubo nga, mga mare, ay pupwede. Wag lang yung tubo ng kapitbahay nyo. After nga nyan, mga mare, ay nilagay na nga namin yung chocolate powder. Unti-unti mo nga itong ilalagay, mga mare, habang hinahalo mo. Haluin mo lang ito ng mabuti, mga mare, hanggang sa matunaw na nga ang chocolate powder at asukal. Teka, bakit ba ako nagtuturo ay napakadali nga para itong lutuin? Diyos ko po! Fast forward na nga tayo, mga mare, at nailagay na nga pala namin ang Coco Mama. Mas masarap po pag may kasamang gatas, mga mare, yung Alaska. Ay mali, cowbell pala ang nilagay namin. Bali, naglagay pa nga pala kami ng asukal dahil kulang pa nga ito sa tamis. At sa wakas, mga mare, ay luto na rin ang aming sampurado at tuyo naman ang aming lulutuin. Nagpainit na nga ako ng mantika, mga mare, at iluluto ko na nga ang tuyo. Sobrang sarap talaga nitong kapartner ng sampurado, mga mare. At sa mga puntong ito, mga mare, naaamoy ko pa nga lang ang tuyo ay parang nagwawala ng ang mga dragon ko sa tiyan. Kaya nga, mga mare, pinalakasan ko na talaga ang apoy para madali itong maluto. At eto na nga yung pinaka-exciting part, mga mare, nung maluto na nga ang aming sampurado at tuyo at
talagang nag-aagawan na nga kami dyan dahil sobrang mga gutom na nga. At eto rin yung pinakamasaya kapag sandukan na dahil nag-aagawan na nga sa pinakamalalaking mga mangkok. Sobrang simple lang talaga ng buhay dito mga mare, na kapag may gusto kaming lutuan ay talagang niluluto namin. Ganyong kami katatakaw. Hindi pa man nga nauubos ang aming kinakain, nag-iisip na agad ng iluluto bukas. At pansit naman daw ang iluluto namin sa susunod mga mare, pampahaba naman ang buhay. At nung matapos na nga kami mag-picnic mga mare, ay kanya-kanya na nga kami ng sibat. Dahil malapit na nga daw kaming mapalo ng aming mga asawa at lagi nga daw kaming magkakasamahan. At dito nga kami sa bundok dumaan pa uwi mga mare, at parang may naiisip na naman kaming iluto sa susunod. Pero wag na lang kayong maingay mga mare, hani. Yun lang mga mare for today's video. Salamat sa panonood, honey!